Ika-isa ng Hunyo, ang paggunita kay San Justino, Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa araw na iyon, wala na kayong itatanong sa akin sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin ninyo sa Ama sa ngalan ko ay ipagkakaloob niya sa inyo. Wala pa kayong nahiling sa ngalan ko. Humiling kayo ngayon at tatanggap kayo at malulubos ang galak ninyo. Sa paghahambing ko lamang ipinahayag sa inyo ang mga ito. Ngunit palapit na ang oras na hindi na ako gagamit ng paghahambing, kundi tahasan ko nang ihahayag sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa ngalan ko kayo hihiling sa araw na iyon. Hindi ko ibig sabihin na hihingi ako sa Ama alang-alang sa inyo. Ngunit mismong ang Ama ang umiibig sa inyo dahil umiibig kayo sa akin at naniniwala na mula ako sa Diyos. Galing ako mula sa Ama at dumating sa mundo. Muli kong iniiwan ang mundo at papunta sa Ama." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sapagkat talagang sinasabi ko sa inyo na anumang hilingin ninyo sa Ama sa ngalan ko ay pagkakaloob niya sa inyo. Malapit nang makumpleto ni Jesus ang misyon niya sa daigdig at habang kasama pa niya ang mga apostol, inilalahad niya sa kanila ang isang kinabukasang puno ng pag-asa habang hinikayat niya sila na manalangin sa kanyang pangalan. Hindi ito paggamit sa kanyang pangalan na tila isang magic. Nangangailangan ito ng pag-uugnay ng sarili sa isipan ni Jesus, sa kanyang puso at kalooban, at pagsamo sa Ama sa langit ng ating mga kahilingan. Kapag ang tao ay ganap na kaisa ni Jesus, pumapanawag ang Espiritu ng Diyos sa tao at ang Espiritu Santo ay namamagitan sa Diyos para sa mananampalataya. Ayon kay Pablo, "Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu. Mahina nga tayo. Para ano at paano tayo bananalangin? Hindi natin alam, ngunit ang Espiritu ang sumasamo para sa atin sa paghibik na di kayang sabihin. At siyang sumusuri sa mga puso ang nakaaalam kung ano ang kalooban ng niloloob ng Espiritu. Sapagkat ayon sa Diyos, ang pagsamo ng Espiritu alang-alang sa mga banal." Pagsasagawa, bago lisanin ni Jesus ang daigdig na ito, niloob niya na maranasan ng mga tao ang ganap na kaligayahan. Handa ka bang maging ganap na kaugnay ni Jesus sa iyong buhay upang maranasan mo ang ganap na kaligayahan?